Jasmark Pineda, 22. Rachel M. Kiambao, 29. RNJ Excellent Duck Farm. Richard G. Sarmiento, 23. Ella Marie Y. Pangilinan, 23. RNE African Catfish Hatchery. I am Maria Angelica S. Opeña, 26. Clarice Serrano, 28. Scoop and Smile Flavored Malunggay Ice Cream. I am Christina H. Lobo, 22. Super Easy Manufacturing Products. I am Jenny Lisa Pineda, 29 years old, from Sunshine AL's Farm. Angel Marisulit, 18. Jalenjoy B. Salvador, 27. Baller Duck Egg Production. Kainale M. Nicart, 30. Arnold P. Pigaroa, 17. Calvin S. David, 20. Levy Lab Agriculture. Elvin Laceda, 28. Sakahon. Mario Maglangke Jr., 27. Hito Farming. Lawrence Lacson, 19. 4L Farm. Young Farmers! Noong August 26, 2022, natamaan po kami ng bird flu, o yung avian flu, namatay po lahat ng aming alagang manok. Dahil po sa tulong ng Young Farmers Challenge at sa inisyatibo ni Madam Senadora Amy Marcos, ay kahit paano po nagkaroon po kami ng kapital upang makabangon at makapag-start muli yung operation namin sa maliit na poultry po. Isa sa mga criteria ng Young Farmers yung tinatawag na innovation po. Sinubukan ko po yung chicken egg na gawing salted egg. Dahil po sa tulong ng YFC, nabuksan po ang iba't ibang pintuan na pwedeng magkaroon ng opportunity para mapaunlad yung kinabukasan po. Hindi lang ng pansarili, kundi mapaunlad ang kagaya mga kabataan. Magkaroon sila ng motivasyon din o maging modelo na magsikap sa agrikultura at huwag iwanan ang pagbubukid. Ito na po ang aming duck farming. Ang naranasan ko po sa Young Farmers, napakalaking bagay po. Dahil yung hindi po namin kaya, sa pamamagitan po ng programa, natulungan po kami. Nandito po sa agrikultura ang pag-unlad at pag-asenso. Kasi tayo ang nagpapakain sa taong bayan. Tayo ang magpa-farm, tayo ang magkukultivate. Tayo ang, sa atin manggagaling ang pagkain ng taong bayan. Ginrab na po namin yung opportunity na yon since as a fresh graduate po that time and student ka pa nun, no? Wala po kaming pang-capital. So, malaking tulong po yung Young Farmers for us to start po yung gusto naming i-venture, which is ang catfish farming. Ang pag-aalaga po ng hito ay mahirap, pero madali sa amin dahil gusto namin yung ginagawa namin, mahal namin yung ginagawa namin, at dun nandun yung passion namin. Mas nabus yung self-confidence ko na dati isa lang akong simpleng kabataan. Ang daming nakikipag-usap sa akin, ang daming mga investor na gusto mag-invest sa business ko kasi nakita nila na maganda yung business. Itong Young Farmers Challenge Program po, natulungan po ako na makita na meron talagang pera sa pagsasaka. Ito po yung panahon, no, para makita ng ating mga magsasaka na may magandang kinabukasan. Especially yung aking mga katulad na kabataan. May nabago ba sa buhay ninyo? Yes, mas napadali pa po nun kasi meron po kaming ginagawang business plan implementation. So ginagawa ko po doon, in-apply ko. O yun nga, proof of concept na maging totoo na. Tas subject po kasi namin, isa na lang po yung isang SEM na lang po. Tapos yun po yung business ko na nakikita ko nila na meron po talagang kinikita dito sa pagsali po namin sa Young Farmers. Tapos dun po, ngayon po nakakapag-join po kami sa mga kadiwa na kung saan yun po yung isa din po sa mga proyekto po ninyo. Kaya yung mga dati na pong kasama, nakakasalamuha pa po namin. Tapos nakakapag- yung nakabuo po ng connection para at least hanggang sa susunod po, basta may produce po kami sa under sa processing, makakasama po po kami sa wow. Isa po akong solo parent ng dalawang bata. And malaking bagay sa akin yung pagiging Young Farmers Award, regional awardee ko. Yung nakapag-umpisa nga ako ng sarili kong business. Dati nakiki-business-business lang ako eh. Tapos na-inspire lang ako sa aming mga co-op members na mga farmers din. So yun, malaking bagay kasi nakatulong sa akin, sa aking pamumuhay, and sa pamumuhay ng aking mga dalawang anak. Kataba naman ang puso kahit para. Anong message naman ninyo sa iba pang kabataan tungkol sa Young Farmers at ang kinabukasan ng pagbubukid? Sa aming mga kapwa kabataan na galing sa mga probinsya din at mga galing sa pamilyang magsasaka, gusto namin sabihin sa inyo na may bagong kinabukasan dito sa pagsasaka. May pera
at may saya, hindi puro hirap sa pagsasaka. At ang kagandahan, kahit hindi agriculture-related yung kurso ninyo, pwede pa rin kayong makilahok sa agriculture. You can be accounting major or graphic designer. O lahat kailangan yan ngayon sa ating pagsasaka. At tayo ang bukas ng mga magsasakang Pilipino para matapos ng kahirapan. Yay! Iboto! Iboto! mali. Hindi, pero talaga, totoo yun. Huwag susuko sa pagsasaka. Huwag susuko, marami pa rin magagawa. Kulang lang tayo ng tula, kulang ng tulong. At sa lahat ng ating mga young farmers sa inyong lahat, proud na proud ako sa inyo. Pag katulad ninyo, ang lahat ng kabataan, sigurado ko, babangon muli ang ating agrikultura. Sana, dumami pa ang mga young farmers. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang young farmers! Ayan, kayo ang tunay na solusyon. Nako, alalahanin, kapag may problema, ay may solusyon!